Hello mga kakulitan, thanks be to God sa panibagong vlog na naman na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo po ay muli pong makapag-usap-usap, makapagkamustahan at the same time tayo po ay makapag-share na naman ng mga bagong vlogs natin patungkol po dun sa mga topics na bubuksan po natin. Kasi nga po, gaya po ng ating pinaka-ugat po ng topic natin na ito, is binuksan po natin yung ating paano ba magiging long-lasting yung pagkasama ng mag-asawa. Pero bago po yan, syempre una po sa lahat, is binabati ko po muna yung ating mga followers, mga subscribers, mga fans out there, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At maging po sa mga nasa abroad, kamusta po kayo? At sana po tayo po ay sa mabuting kalagayan kahit dito po sa NCR Plus ay naka-lockdown po hanggang August 20. Sana po ingat po tayo sa ating mga paggawa. Kung sakali man po na kayo po ay lalabas at kayo po ay may mga bibilihin, ingat lang po tayo. At doon naman po sa mga nasa bahay, syempre kaya naman tayo nasa bahay para po hindi po ganun dumami o kumalat yung bagong variant po ng COVID, yung nga pong Delta. Okay? Kasi po sa Pilipinas po, umabot kahapon nga po, umabot na po ng 12,000 ang may COVID-19. Kaya sana po, ingat-ingat po tayo mga guys, mga kakulitan out there. Mas maganda na po na tayo po ay samahan ng Diyos para hindi tayo mahawaan. At kung sakali man po talaga meron tayong sakit, mag-stay lang po na tayo sa bahay. Ngayon mga guys, mga kakulitan, gaya nga po nang sabi ko po sa inyo, is nakakatuwa dahil marami na po mga sumusubaybay sa atin na kasi nga syempre gusto ko po na kung saan tayo makakatulong sa pamamagitan po ng mga vlog na ito, na makakatulong po tayo dun sa mga followers natin na ano ba yung mga dapat gawin, mga dapat napiliin, ganyan. Kasi nga, nakakatuwa dahil last vlog po natin, pinag-usapan po natin yung regarding po doon sa si paano ba makikilala yung the one. Yeah. Sino po ba yung mga dapat para sa kanya, pinag-usapan natin yan. Ngayon, bago natin buksan yung ating kasunod na topic, kasi part 3 na po ito, medyo mahaba-haba na rin to. Nagsimula po yan dun sa paano ba magiging long-lasting. Kasi tandaan nyo guys, kailangan para maging long-lasting talaga, simulan natin sa pinakauna. Ano ba yung mga dapat natin gawin, no? Kaya yan po. Ngayon, bago tayo mag-start, gusto ko munang i-acknowledge, kamustahin, at basahin yung mga nagko-comment po dun sa ating FB page at the same time dun sa ating YouTube channel, no? Kasi nga, doon ko lang po kayo malalaman kung kayo po ba ay active. Bagamat nakikita ko po din na may mga ilan po doon na talagang hindi naman po talaga nagbabasa. Ngayon, o nanonood. Ngayon, i-share ko po muna yung video para po, yung screen para makita ninyo. Ayan. Ayan po ano. Ayan, mapapansin po ninyo ito. Isa-isahin po natin dito. As of now, ito po yung last vlog natin. Yung regarding po doon na gusto mo bang maka-jackpot, watch mo ito. Ayan, yan po yung pinaka-title po ng vlog po natin. Yan ako po yan, nakikita niya naman. Ngayon dito, as of now, kasi last time umabot po tayo ng 1,000 likes eh. No? Ngayon dito, mapapansin po niyo yung mga likes at puso po yung mga nagkana sa atin. Ngayon, doon po sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog na ito, much better na panoorin niyo po muna. No? Bakit? Kasi po dito, kapag napanood nyo to, talagang makaka-jackpot ka. Ayan. Ngayon, hindi ko muna sasabihin kung bakit. Ngayon, panoorin nyo po. Kasi later, may mga gaya po nga sabi ko sa inyo na meron po, kapasahin natin para makita nyo po yung ano. Ayan. Kaya dito, sasayin natin. Ito po, simple shout-out na rin po sa mga fans natin na talagang nakikinig sa atin, mga vlogs. Simulan natin. Ito po si, ito talaga, si Miss Sis Rosalita Beruel. Salamat niya. Salamat. Habol pa. Late view. Yan, napanood niya daw yung vlogs. And then, sumunod naman, ito talaga, si Jenny Fernandez. Taga, ano to, may tanong ka agad siya, oh. Sir Danny, paano ba malaman na siya na pala ang the one?
Ayan. Siguro ano, watch mo ito kasi syempre para magka-idea ka. Kasi syempre pinag-usapan natin dito yung regarding doon sa katangian eh. 'Di ba? Pero abangan niyo po sa Sunday, mayroon kaming bubuksan. Meron akong bubuksan sa inyo. Nasabi naman ni Miss Esther Oteda Mendez, tama po Sir Danny. Ang pag-asawa ay may takot sa Diyos at mabait siya na galing sa Panginoon. Ayun, talagang nanood to si Miss Esther. Thank you so much, no? Na dapat talaga, kaya nga ng pinpoint natin, dapat talaga may takot sa Diyos. Okay? And then, ito naman, si Naida Villantes. Ayan, siguro hindi ko na ito babasahin dahil di naman yata related. Kasi mayroon siya sinabi, bakit insa, o pinsan ko pala ito, I don't know. Bakit insan umiibig ka pa ngayon? Naghahanap ka pa? Ilang taon na si Guy? Ano ba ito? Gulo eh, no? Kaya siguro, skip muna natin to. And then, sabi naman ni AJ De La Cruz, ang pinakauna ay may kinikilala kayong Diyos. Ayan. Kasi takot ka gumawa ng masama at sa kabutihan ng taong lagi mong gagawin at isipin. Pangalawa, nagmamahalan kayo at pareho at hindi lang isa nagmamahalan at pareho kayo nagsisikap para sa pamilya. Ayan. Sabi ni ano ba ta, Sir AJ ba to o Ma'am AJ? Kasi dalawa sila sa picture, okay? And then sabi naman ni Mila Rang, ayan. Mila Rang. Good morning, Sir Danny. Para sa akin, kung mag-asawa, kailangan malaya kayo pareho at pareho kayong nagmamahalan sa isa't isa. Ayan, sabi naman ni Mila Rang. Alam ko, client, ano to eh, customer ko to sa cookware, si Ma'am Mila. Ayan, si Ma'am Mila. And then, Mary Grace, ito naman, ito sabi ko, sana mapili nyo naman po ako sa para po sa anak ko. Ayan. Ayan. Okay. Kasi sabi ko sa inyo, may nakita siyang jackpot, siguro palaro yun. Eh, dapat panoorin po muna. And then, si Miss Cora, watching from Tanay Rizal. Hello, Miss Cora. And then, sabi naman dito, Celia Caberoy, gandang gabi Sir Danny. Kahit na hebe na asawa ko, siya lang mahal ko. Ayan, that's very good, sabi ni Miss Celia. Nasabi naman ni Maria Bilma Sarmiento, watching from Kalasyo, pang Sir Danny, kailangan yung pareho kayong may takot sa Diyos at may respeto sa isa't isa at magbigayan at makontent sa buhay at magsama sa hirap at ginawa. God bless always. Ayan, sabi po ni Maria Bilma Sarmiento. Sabi naman ni Elsa, hello, hi po, kamusta na? Ayan. Tapos si Mary Jane Magdadaro Anyora, Dan Share. Ayan. Na nag-share siya. Thank you so much. Sinare niya po yung ating vlog. Hindi, sabi naman ni Noble Salve, mahirap ngayon magtiwala talaga sa tao. Sir, bote kong katulad mo. Ayan. Ba't naman napunta sa akin, di ba? Ayan. Okay, sabi ni Ma'am Noble. Ayan. Talaga namang mahirap. Kaya dapat, kung mahirap magtiwala ngayon, eh dapat siguraduhin muna natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Para wag magkamali, wag magmadali. Ayan. Sabi naman ni Cheche Salinas, watching from Surigao Sur. Ayan. Mga taga Surigao, hello po. Tapos sabi naman ni Margarita, sabi naman dito, good morning po, Brad Danny. God bless you and keep safe. Always watching you from Project 4, Quezon City. Ayan. Hello, Miss Margarita. Kamusta po kayo dyan? And then sabi naman ni Bergie Dasio, hello, Idol. Ayan. Thank you so much po. Hello din. Salvation Apelia, watching from Manila. Hello, mga taga Manila. Kamusta po kayo dyan? And then Jeneline Araza, watching from Jeddah. Kamusta po kayo sa Jeddah? Sana po sa mabuti kayong kalagayan. And then sabi naman ni Titing Tabora Iwayan, na meron siya tapa, no? Yan, mga tapa. Sana po, ano, para maging tapan po kayo, dapat continue po mag-comment, mag-like, mag-share. Ayan, para maging tapan po kayo. Sir Danny, nice. God bless. Sabi naman ni Gina Delante, verse wifey. Ayan. Ay, naku, hindi yata updated si Aling Gina. Okay? Ayan. Tapos sumunod, Nobepre Fernandez, meron ako asawa, sir, pero sobra naman lasinggero at babaero pa. Tapos sinasaktan ako, sir, anong dapat kong gawin? Hiwalayin ko ba, sir? Meron kaming anak. Ano dapat kong gawin po, sir? Ayan, mamaya, alamin natin yan. Ha? Miss Nobepre, makinig po kayo, ha? Kayo mawawala. Dahil yan po ang ating pag-uusapan, okay? Kasi dito, abangan po, nag-comment po ako sa kanya. E, tulungan niyo ako, sir, palagi akong binubugbog ng asawa ko. Kung ako po ang, ano, kung po ang pagkain sa mesa,
ano, di ko itatapon na kung ala akong ibigay na ulam. Eh baka naman po puro kanin lang, walang ulam, talaga maasar yun. Di ba? Pero bakit naman bubugbugin? Di ba? Hanap, sabi naman ito ni Ernesto Orsia Tubang, hanapan mo ko ng makadiyos, baka sakali magka-love life. Ayan, sabi po ni Ernest. Ayan, siguro pag-usapan natin yan sa Sunday. Bagamat meron pa tayong topic, antayin natin yan. Ako simula iniwan ako ng mister ko kasi nang babae siya. Hanggang ngayon, hindi pa ako nag-asawa ulit kasi natakot na ako, 23 years na. Ayan. Sabi naman ni Atita Yoli Mercado, watching from Macau. Ayan, kapan din natin siya. Oh, ayan, thanks be to God. Ayan. And si Raya Pabs LTT, hi. And then si Soriano, Mus Iloco, Sir Danny. Mayra, musta Sir Danny. Jema Balili, Iloco, kamusta? Cecil Soriano, nagpadala siya ng puso. Then si Pia Jenny Diasi, sayo po, kamusta? And then si MC Bakrishnan, nagpadala din. And then si Rolly Tenorio, Santo Domingo, nagpadala din siya ng picture niya, avatar niya na may puso. Leila Bacani, Chelito Canlas, and then Rosenda Villantes Castro, hindi okay sa Panginoon kung may asawa ang ibigin mo. Tulad ako, byuda. Kaya byuda rin pipiliin ko tulad ni Sir Danny Byuda. Ba't napunta sa akin? Di ba? Ah, yan, sabi niya. Kasi byuda siya, ngayon pipiliin din niya byuda rin kagaya ko. Abay, may ibig sabihin yan, ha? And then, yan, si Rolly uli. Josepina, salamat sa Diyos. Ayan, Rosenda. Leila Bacani, ayan, puro puso. Ayan. And then, a true believer of Jesus Christ, sabi ni Irma. Ayan. Then the rest, puro pare-pareho na. Ayan. Ayan po yung ating mga comment. Mga guys, nakakatawa naman po sila. Ngayon, dun sa ating pong mga fans out there, sana po ay mag-comment din po kayo kung sakali po na kayo po ay nakikinig po ngayon para mabasa rin natin yung inyong mga reaksyon, yung inyong mga masasabi para malaman namin kung naiintindihan niyo po ba. Ngayon, ang ating pong topic po ngayon ito, medyo controversial po itong topic na to. Ano yung bakit? Kasi pag-uusapan po natin kung ang partner ba natin ay sa Diyos o sa demonyo. Ayan. Medyo bahirap to, ah, mga guys, ah. Kasi last time, diba sabi ko nga sa inyo, may mga part kung tayo po ihahanap talaga ng isang babae o lalaki, dapat may takot sa Diyos, no? Eh, gaya po nung nabasa natin kanina, di ba? May napunta doon sa talagang binubugbog daw siya. Ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi tandaan nyo, guys, kung tayo po ang tatanungin, di ba? Siyempre, sino ba mapunta sa demonyo? Di ba? Mahirap yun. Araw-araw kasama mo demonyo. Maka, nahirap yun. Pero disempre, disclaimer lang po ng mga kasama. Kasi po, hindi po tayo umahatol, hindi tayo nag-judge sa kanino man. Ito po ay pag-uusapan lang po natin. And then, kayo po ang magtitimbang-timbang in case na kung ang talagang ang partner natin ay talaga bang sa Diyos o hindi. Malalaman nyo po yung kayo naman po ang makaka-assess eh. Sa pamamagitan po ng ating pag-share ngayon, di malalaman po natin sa araw na ito. Di ba? Kasi nga syempre, ayaw naman po natin na i-judge o hatulan natin yung sino man. Mas maganda po, kayo po makaka-assess kung talaga bang sa Diyos o hindi. Kasi tandaan nyo guys, dalawa lang naman po ang klase ng tao eh, sa mundong ito. Dalawa lang naman. Hindi po mahirap na alamin kung anong klaseng tao ko ba o ano bang meron ka. Dalawa lang po yan, yung sa Diyos o sa demonyo. Yan, dalawa lang po yan, mabait saka masama. Okay, matuwid, hindi matuwid. Lagi pong dalawa yun. Kasi tandaan nyo, wala po kasing nasa gitna eh. Okay? Kailangan lumugar. Kasi pagka nasa gitna ka o neutral ka, wala kang pinapanigan. Diba? Okay. Hindi okay po yun. Dapat po sa Bible po kasi, meron po kayong lulugaran, meron po kayong pwesto. Kung anong pwesto 'yon, kung 'yan ba'y sa Diyos o sa demonyo. Syempre, bilang isang taong
may matinong kaisipan, may matinong kalooban, siyempre hindi ka lalagay doon sa lugar ng demonyo. Dapat lahat tayo lulugar doon sa lugar ng Diyos. Okay? Kaya lang minsan, para tayo po ay huwag tayong mapunta sa lugar na yon, kaya natin ito pag-uusapan para hindi tayo mapunta sa kamay ng demonyo. Mahirap yon, guys. Alam niyo ba yon? Nasa kamay ka ng demonyo. Naku po, napakahirap. Kasi baka mangyari niyan, matulad po kayo doon sa kinukwento po ni Brother Eddie. Ano niyo pa ba yung kwento ni Brother Eddie? Na ang ano po, isang bahayan ng mga demonyo. Ano niyo po ba yan ng kwento na yun? Siguro narinig niyo na sa akin yun eh. At narinig niyo na rin kay Brother Eddie yun. Yung patungkol po doon sa mga sambahayan ng demonyo. Kasi nga may kwento ka lang saglit. Kasi may nangyari po kasi na yung anak pumasok sa school, no? Ngayon, yung teacher, tinatanong siya, no, kung ano ang pangalan niya. Ngayon, sumagot yung bata, yung pobreng bata, ang sagot niya sa teacher niya, demonyito po. Yan, sagot sagot ng bata, demonyito po raw siya. Eh, nagtaka yung teacher, bakit demonyito? Eh, ngayon, ang nangyari niya, pumunta yung teacher doon sa bahay nila. Ngayon, naobserbahan niya na andun yung tatay niya at nanay niya nung bata na sinasabi niya siya daw po ay demon, ang pangalan daw niya ay demonyito. Eh nangyari naman po, di pagdating sa bahay, nagtingnan siya sa labas, no? Eh yung palang tiyempo na yun, yung tatay, tinawag yung asawa, ano yung tawag? Ikaw na demonyita ka, ha? Anong oras na, wala pang tanghalian, di ba? Tanghalian. No, ang tawag doon sa asawa, demonyita. Eh sumagot naman yung demonyita, yung asawa mong babae, ikaw na demonya ka, kung demonyo ka, kung nagpapatala ka ng pagkain, eh ano, napagkain, o nagpapadala ka ng pera, hindi nakakain ka din, hindi nagsasagutan na. Eh ngayon, yung pumasok yung bata, o ikaw demonyito ka, ayan. Eh yung naasar yung tatay, makaalis na nga sa impernong bahay nito, ayan. Kaya ang nangyari po, doon nagsimula yung pamilyang mga demonyo, demonyita at demonyito. Ayan, ayan po. At nasa lugar po sila ng impyerno. Yun po yung ano natin. Sabihin, napakagulo pong senaryo. Ayan, ayaw po natin na mangyari po sa atin yun. Tama ba? Ayaw ba kayo, mga guys, mga kakulitan, na ayaw natin na mangyari po sa atin yun na tayo po ay maging pamilya ng mga demonyo. Ngayon, kasi siyempre, para po malaman po natin kung ang partner ba natin is sa Diyos or sa demonyo, madali lang po yan. Aba po ng Panginoon is madali lang po makilala yan. Kaya lang minsan kasi napapadala tayo sa damdamin po natin or minsan nabibigla lang tayo. Pero alam niyo po ba, madali lang yan. Makikita natin yan kasi hindi yan sumusunod sa aral ng Diyos. Ayun. Kasi nga sa tandaan niyo po ah, gaya po ng napag-usapan natin last time, 'di ba? 'Di ba yung sa Diyos, takot 'yun, may takot 'yun sa Diyos eh, 'di ba? Ngayon kapag ikaw ay may takot sa Diyos, eh sumusunod ka sa utos ng Diyos. Eh ngayon kung wala kang takot sa Diyos, automatic ano ka? Kalaban ka ng Diyos. Kasi tandaan niyo po guys, ang kahulugan po kasi ng diablo o demonyo. To tandaan niyo to, pakinote niyo to. For your information, ito tarde ko po ito kay Brother Eli o kay Kuya Daniel. Yung Diablo o Satanas, ang kahulugan po nun is kalaban po ng Diyos. Yan. Yun naman po demonyo, yan naman po yung kampo ni Satanas. Sabihin, si Satanas, meron siyang mga kampon, mga alagad. Yan. Ngayon, kung ikaw po ay sa Diablo, sa demonyo ka, sabihin, ano yun, kalaban ka ng Diyos. Okay? Sabihin yung gusto ng Diyos ayaw mo. Tama? Inyo, ayun naman yan, madali naman yan eh. Okay? Sabihin may utos ang Diyos, hindi mo ginagawa. Okay? Kaya madali makilala. Eh ano ba 'yung mga utos ng Diyos, 'di ba? Siyempre, utos ng Diyos, mahalin 'yung ating asawa. Eh ang ginagawa mo hindi mo mahal. Doon pa lang malalaman mo na. Sabi sa Biblia, isa lang babae, ikaw naman dalawa babae, tatlo, apat o. Doon pa lang makikita mo na nanggit po sa Diyos yun. Diba? Kasi siyempre, kung ano yung ipapagawa ng Diyos, eh yun yung gagawin natin. Kaya lang, ang ginagawa ng iba, kabaliktaran. Bukod sa kabaliktaran, hindi na ginagawa, nilalabanan pa. Okay?
Diba? Napakadali lang, diba, guys? For example, sabi, huwag kang iinom ng alak. Ang ginaman naman, uminom ng alak. Mabisyo. Naku po. Sugal. Ayan na. Ayan na po ang nangyayari. Kaya dito po, mangyayari po niyan. Eh, kapag yun po ang nagiging part. Kasi siyempre, malalaman mo naman yan, guys, eh. No? Pag nakasama mo na siya, nakakausap mo na siya, yeah, makikita mo na yan kung yan ba ay sa Diyos o hindi. Okay? Sige nga, mag-comment ka po kayo. I-ano nga natin yung ating mga partner po ngayon. Mag-comment nga po kayo na, ay, ang partner ko, Sir Danny, napakabait. Ayan, comment nga po kayo. Meron naman yung siya na-comment naman yan. Naku po, Sir Danny, sakit sa ulo ng aking asawa. Naku po. Ha? Sakit sa ulo ng aking asawa. Ano, bakit? Diba? Siyempre, babae, yan nangyari naman. Eh, dapat makatulong sa, ano, sa pag-aasikaso sa pamilya. Nako po, ang ginawa, puro sugal naman. Nakuuko doon. Nako, wala nang ginawa, kundi magsugal. Pinabayaan na ang pamilya. Okay? Diba? Meron naman, tamadidis. Ano yung tamadidis? Yung tamad. No? Hindi mo maasahan sa gawaing bahay. Nako po, meron nga ako nakitang video eh. Magandang babae, ano, magandang babae. Pero ito naman yung ano, gulo. Ang gulo ng bahay, puro sigarilyo. Po, ano yung mga ano, yung mga ang tawag doon, yung pagkatapos ko ng yung pinakadulo, ayan. Nako po, ang dumi. Ang dumi sa buhay. Nako po, hindi man lang maasikaso ang pamamahay. Kasi tandaan nyo guys, kapag ka malinis ang bahay, kasunod yun is godliness. Okay? Eh dapat ano maging maayos po tayo. Okay? Meron naman mga chismosa naman. Ako po, walang ginawa kundi pagkismisan si aling ganito, si ganyan. Wala nang ginawa mga kasama. Kaya ang pinakaano natin guys, makikita niyo naman yan guys eh. Kayo naman po ang makaka-assess kung ang ginagawa natin o mabuti o masama. Pero dapat po, dumagay po tayo doon sa tamang lugar. No? Nandun tayo sa tamang lugar. Ano po yun? Yung siyempre yung sa Diyos. Okay? Pero ngayon saan naman, ano nyo ba guys, ito ang catchy. Ito ang nagiging problema ng iba. Kaya minsan nadadaya eh. Kasi minsan sila po ay ano eh. Dahil nga siyempre, hindi po nila sinusubok. Hindi po nila masyado pong nache-check, nababackground check. Kaya nangyayari po, akala-kala mo ang bait. No? Ang bait-bait, nagpapadala pa ng chocolate, papadala pa ng mga flowers. Ganyan. Kasi, babe, ganun kagad eh, di ba? Kaya nangyayari naman po niyan, eh, ang ginagawa po pala, nagbabalat kayo. Di ba? Ano yung ba yan? Ano yung chameleon? Yung kung saan siya nakadikit, doon ang kulay niya. Chameleon, no? Camouflage. Nagbabalat kayo. Akala mo mabait. Pero pagka nakuha na yung gusto, pag na nakuha niya na yung loob mo, ayan na, dyan ang magsisimula na sasaktan ka niya. Kaya ang tawag ka na, diba? Akala mo tupa, yun naman pala lobo. Yan, ganun po yun. Kaya dapat po, ingat-ingat po tayo dyan. Kaya lang, ang problema po ng iba, kaya nga po nung nag-comment po doon, paano yun, Sir Danny? Anong gagawin daw niya kung siya ay napunta doon sa napunta doon sa taong nakupo? Na talaga pong bisyoso, walang ginawa kundi magsugal. Ay, naku, napakahirap. Kahit ako, kung iniisip ko lang, naku po, ano kaya mangyayari sa akin? Kasi meron talagang ganun guys eh. Mas pinipili pa yung bisyo. Meron pa nga eh, nagagalit na sa asawa niya eh. Mabuti pa daw yung manok niya, hinihimas. Siya daw, hindi siya mahimas. Naku po, nagsiselos na dun sa asawa niya. Meron pa nga eh, ngayon, mga bata ngayon, no? Mas inuuna pa yung laro. Meron pa nga eh, ML daw o ako. Ayan. Diba, may mga ganun pa. Ano may ML, yung Mobile Legends, mas pinipili pa yung maglaro, buong maghapon. Naku po, mahirap po yan guys. No? Meron naman sugal, meron naman sabong. Naku po, lahat na. Lahat po. Kasi siyempre, pandemic po ngayon, diba? Wala masyadong ginagawa. Sa bahay lang. Naiinip. Kaya nga minsan ang nangyayari po, mas okay-okay pa daw yung hindi pandemic kaysa yung pandemic. Alam nyo bakit? Kasi daw, dahil nga nag-pandemic, nagkasama sa isang bubong o magkasamang matagal ang magkasawa. Eh doon nag-aaway. Kaya dumadami daw po yung naghihiwalay po ngayong pandemic. Kasi nga,
Yung time na siya po ay bumabiyahe, umaalis, kanyan, may pandemic, natingga sa bahay. Mas lalo nagkakakilala ang isa't isa. Naku po, nag-away-away po ngayon, nagkagulo-gulo po ngayon. Eh, kaya dapat po, mga guys, naku po, mas okay kasama yung talagang mahal na mahal mo, di ba? Tama ba ako? Kaysa naman yung sabunutan, batuhan ng sense, batuhan ng kawali, puro away dito, away dyan, konting kibot away. Kaya nangyari, sabi nga ni Brother Eli, yung dati raw, yung magkakaligawan pa lang, ang nagbubulong-bulungan, ako po, ang sweet, nilalanggam, no? Na, mayroon daw, nagsasalita yung lalaki, bumubulong, ganyan. Ayun naman, yung babae na mabubulong. Nakikinig naman yung babae, nakikinig yung lalaki. Ngayon, yung tumagal-tagal-tagal na, nangyari na, pareho na raw sila nagsasalita, sabay. At ang kapitbahay na po nakikinig. Kasi bakit? Kasi puro, kasi dito po kahit, alam nyo ba, dalan sa mga squatters area, siyempre, mga, ang division lang, kahoy lang, talagang dirig na dirig mo yung away, murahan, no? Lahat ng mura, lait, na, naku, magulo. No? Magulo ba? Magulo. Sino po yung nakakaranas po ng ganun na scenario? Or meron kayong scenario ng kapitbahay nyo naman na misa pa nga naghahabulan ng taga. Naku po. Naku po. Napaka-miserable po ang scenario. Okay? Nahirap po, no? Kayo po ba? Nahirapan na po ba kayo? O, dun sa mga dalagat binata dyan na nagbabalak pang mag-asawa, ay pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi baka ang mangyayari niya, mapunta kayo dun sa laula, naku po. O kaya naman, irresponsableng tao, naku po, mahirap po yan, guys. Kaya nga minsan, yung ibang mga babae, iba may nag-comment nga po dun, nadala na, ayaw na mag-asawa. Kasi nga, ang namatay na daw yung asawa niya. Mabuti namatay na, namatay na, kasi syempre nakatakas ka na. Tapos mag-aasawa ka uli, naku po, ganun pa din. Naku po, di ano na naman yan, panibagong kalbari sa buhay mo na yan. Kaya dapat po guys, mas maganda po na talagang ano, na paghandaan nyo po mabuti. Ngayon, paano yan Sir Danny? Ihiwalayan ko ba yung asawa ko? Anong gagawin ko? Siyempre dapat lagyan natin ng ano yan. Lagyan natin ng solusyon. Kasi problema yan, di ba? Problema po yan na konting kibot, away. Konting kibot, sigawan. Konting kibot, batuhan ng ano. Okay? Maka meron pa nga, nagsasaksakan pa nga. Naku po, maka mapunta kayo doon sa ano, lover boy sa lababo. May mga ganun pa. Ano nyo ba yun? Lover boy sa lababo? Meron naman. Lover girl, nasa ano na. Nandun na sa sinimento na. Nilagay na doon sa drum. Naku po, mahirap po yan. Mga guys, alam na po, pagkang asawa nyo is addict, naku po, patay-tayin yan. Ano nyo ba yun? Naku po, addict. Kaya dapat po, masigurado po natin. Ngayon, kung sakali po talaga na gano'n na talaga yung asawa nyo, talagang masabi na natin sa demonyo na talaga. Pero ano pong gagawin ko? Anong gagawin ko po dyan? Alam nyo po, ang sabi nga po ni Brother AD, meron pong hindi magagawa ng tao na magagawa ang Diyos. Ayan. Paano po yun, Sir Danny? Kasi po, sa pamamagitan po ng panalangin, may awa po ang Diyos. Okay? May awa po ang Diyos. Basta po, ikaw na, sa po, yung asawa mo, sa demonyo, ikaw naman, sa tingin mo, ikaw ay maayos na tao, matinong babae, vice versa, nasa inyo naman, kung ano man po yan. Tayo po ay maging mati-intim sa Diyos na pananalangin na, Panginoon, sana po, tulungan mo naman po ako na mapagpabuguhin yung aking asawa. Ganyan. Kasi tandaan nyo guys, nung pasimula naman kasi tandaan nyo po, ako po ay naanib sa Iglesia ng Diyos 2001. Ako po ay edad 15 noon Awa po ng Diyos, 20 years na po ako sa loob po ng Iglesia ng Diyos. Okay, 20 years na po ako. Pero bago po ako pumasok sa Iglesia ng Diyos o yung pinapangaral po ni Brother Eddie Soriano sa Kuya Daniel Rason, dati rin po akong mabarkada, dati rin po akong manginginom,
Pero yung ako po ay nakakilala sa araw ng Diyos. Ano niya ba ang nangyari? Siyempre, kung nung ako po ay nakapakinig ng araw ng Diyos, yan, nakinig po ako kay Brother Ailey ng mga Bible exposition, mga debate po ni Brother Ailey. Ayan, sabay-sabay po kami ng pamilya ko. Ayan, doon po yung, doon nag-start na parang mali pala yung ginagawa ko, hindi pala dapat ito. Dapat ito ang ginagawa ng isang Kristiyano. Ano nyo ba, awa ng Diyos is nabago po ako ng araw ng Diyos. Hindi po ako napabago ni Brother Ailey. Kasi sinasabi nga ni Brother Ailey, eh, sasangkapan lang po siya para po tayo po ay mabago. At ang pinaka talagang ano po is ang Diyos ang pangunahin. Kasi tandaan nyo guys, kahit napakasamang tao, ba nasa Bible nga po yun, kilala nyo po ba si Pablo, si Paul? Diba si Pablo po, ano po yan, manguusig pa yan ng iglesia. Pero nung siya po ay tawagin ng Diyos, nagbago po siya. No? Kasi para usigin mo yung papatayin mo, alam niyo, ipapabilanggo niya yung mga Kristiyano, ipapapatay niya, gaya po niya, napapatay niya si, ano, si Esteban, ano niyo ba yun? Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible at nakikinig kayo kay Brother Ailey, si Pablo po ang nagpaano noon, nagpapatay noon si Esteban. Tingnan niyo po ah. Oh, yung asawa niyo po hindi pa naman kayo pinapatay. 'Di ba? Hindi pa naman malapit na. Malapit na. Pero ito po si Pablo talaga pinapatay niya pa yung mga lingkod ng Diyos. Pero nung siya po ay tawagin ng Diyos, nagbago po siya. Kaya nga naging ano pa siya, naging apostol pa siya. Eh ngayon, yung asawa po natin, palagi niyo na basugalero, babaero, lalakero, lahat na. Sabihin niyo lahat na ng masama. Pero kaya po yan pagbaguhin po ng Diyos. Huwag niyo pong hiwalayan. Okay? Hindi, pakisamahan niyo mabuti. Diba? And then ikaw po na babae o ikaw na babae, lalaki, ang gawin niyo po, makinig po kayo ng mga doktrina ng Panginoong Jesucristo. Gaya niyan, ongoing po yung mga ginagawa pong indoctrination po ni Brother Ailey. Makinig po kayo. Diba? Wala po masamang makinig. Ganun nyo po. Kasi ako, bakit ko po nasasabi? Kasi po na-experience ko eh. Ako po mismo, nabago po ako eh. Diba? Masamang, ganun nyo po. Ako po, dati, madaling araw na rin ako umuwi. Alas 4, galit na galit sa akin yung nanay ko dati. Pero ngayon, yung naanib ako, nako po, wala masabi ang nanay ko. Wala masabi ang tatay ko. Kasi nga, sila mismo ang saksi na malaking dulot nung pakikinig ko ng aral po ng Diyos. Kaya yun din po yung maipapayo ko po sa inyo na makinig po kayo ng aral ng Diyos. Sundin natin. Kasi tandaan nyo guys, wala pong kasing ganda yung maintindihan natin. Kasi mayroon pa nga eh, yung mga pinakwento dati po, yung kinakwento po dun sa amin, dun sa church, di ba? Na dating siga, maninigarilyo, sugarol, mahilig sa alak, pero yung nakapakinig kay Brother Ailey, ayan, nagbago po ang buhay. Kaya sana po, naintindihan niyo po yung mga ganon, na wala po tayong ibang magagawa kundi manalangin sa Diyos, at the same time, pakinggan po natin yung aral niya. Okay, simulan po natin, manalangin po tayo, kung pwede ka, makapag-ayuno pa tayo. Yung sinasabi yan ni Brother Ailey, na makapag-ayuno pa, at malay nyo, maakay natin yung inyong mga asawa. Kasi meron pa nga last time ba? Meron tumawag sa, may gusto pong makipag-usap sa amin na may problema na yung asawa niya, binubog. Ganun din, same. Sabi ko, wala naman tayo magagawa eh, kundi manalangin sa Diyos eh. Sinama namin siya sa panalangin. Ang nangyari po, kinamusta namin yung babae. Sir Danny, nagbago na po yung asawa ko, hindi na po niya ako binubugbog, ganyan, ganito. Tignan niyo po, malaking bagay po yung panalangin. Kaya dito po, mga guys, ipanalangin natin yung ating mga partner na sana pagbaguhin ng Diyos, sana maging mabuting tao pa. Ayan. Kaya sana po, meron po kayong natutunan po ngayon. Meron po ba? Comment nga po kayo kung meron po kayong natutunan. Sige nga, comment nga po kayo para malaman naman po namin kung kayo po ay nakakasubaybay. Kasi dito po, kasi kuloloobin po ng Panginoon, sa Sunday, ang atin naman po pag-uusapan, hindi naman po problema, hindi naman po sa demonyo. Ang pag-uusapan naman po natin is, paano ko naman malalaman na yung partner ko is bigay ng Diyos. Ayan, ayan na po. Magandang topic na po ito. Dahil, paano ko malalaman na talagang bigay po ng Diyos
yung asawa ko. Kasi nga sabi nga sa Bible, di ba? Bahay at mga kayamanan, minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan, yan po yung pinaka-verse natin. Yan po yung pag-uusapan natin sa Sunday. Kaya sana po huwag kayong mawawala. Ngayon para tuloy-tuloy po yung ating topic, tuloy-tuloy po yung ating session na ito, ng topic na ito, serye. Eh sana po niyo kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-subscribe at mag-follow po sa ating mga social media. Kaya meron po tayong Instagram, meron tayong FB, meron tayong YouTube. Sana po panoorin niyo po, i-subscribe po ninyo. At dun sa mga, kung meron kayong mga kakilala na ganito ang problema, yan, ipanood niyo po itong vlog na ito para malalaman po nila yung mga paksa. Kaya siguro hanggang dito po muna guys, mga kakulitan, medyo mahaba-haba ito. Kaya sana po pagtiyagaan niyo para tayo po ay makapakinig. At sana lagi ko pong sinasabi, makinig po tayo ng mga aral ng Diyos tuwing alas 7 ng gabi sa social media ng Ang Dating Daan, FB at sa YouTube. Kaya hanggang dito po muna, ako nga pa lang yung lingkod si Danny C. na nagiiwan sa inyo na para ba magkamali, dapat po atin po huwag tayong magmadali. At the same time, ipananangin po natin yung ating mga partner na kung sakali man po sila ay talagang sa demonyo, huwag natin silang hatulan. Panalangin po natin, may awa po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Bye-bye! Bye-bye!